Promise ko sa'yo. Katapos ng operasyon mo, pag magaling ka na, hahanapin natin yung mga tunay mong mga magulang, ha? Ayos ba yun? Ayos po, Tay. Oh, eh kaya dapat magpagaling ka na. Dapat magpalakas ka na. Kumain ka ng madami. Dapat matulog ka ng maaga. Tapos lahat ng sasabihin ni Dok, dapat susundin mo. Para pag magaling ka na, hahanapin natin yung mga magulang mo. At hindi tayo titigil, hindi natin sila nakikita. Hanapin natin sila, ha? Salamat po, Tay. I heard you po. I heard you din, anak. Mahal na mahal ka ni Tatay. Hindi kita pwedeng babayaan. Huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos ng operasyon nito, magiging malakas na ako. Matatapos na ang problema ko. Gagaling na ako. Oo, anak. Gagaling ka. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Sabi nga rin, doktora, hindi mo dumaramdaman yung operasyon mo eh. Para ka lang daw natulog, tapos pagising mo, magaling ka na. Ha? Magaling ka. Doon lang kami sa labas. Hintay ka namin magising. Ano ba sabi mo? Ano sabi mo? Tatago ko lang ito sandali. Pagkatapos kukunin mo sa akin, di ba yun yung sabi mo? Tapos yung sulat. Sabi mo, excited ka basahin yung sulat. Gusto-gusto mo binabasa yung mga sulat ko sa'yo. Anak, para mo magbasa to. Gusto ko ibigay sa'yo lahat to. Gusto ko ibalik sa'yo lahat to. Pero paano kung magagawa yun kung hindi ka gigising dyan? My dear heart. Hi, anak. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit nakasulat si tatay. Marami kasi akong inaayos. Tulad na lang ng paglipat mo dito. Ayoko na kasi magkamali ulit eh. Ikaw kasi ang sumasalo sa lahat ng pagkakamali ko. Noong mga nakaraang araw, pakiramdam ko nabigo kita. Dahil hindi mo lang kita naprotektahan sa taong tulad ni Doktora Margaret na mapagsamantala, makasarili at manggagamit. Patawarin mo ang tatay, ah. Hindi ko naman gustong mangyari sa'yo ito, eh. Maliit pa lang si Hart. May sakit na siya. Pero lagi kong alam ang gagawin ko. Kung paano siya patatahanin kapag umiiyak. Kung paano papalakasin ang loob niya kapag natatakot siya. Dahil kapag tatay ka, alam mo dapat kung paano protektahan ang anak mo. Pero ngayon, pakaramdam ko po na kukulong ako sa kanya bilang ama dahil hindi ko po alam kung paano siya protektahan ngayon. Kapag umiiyak siya, kapag natatakot siya, tulungan niyo po akong maging ama sa anak ko. Ituro niyo po sa akin kung ang gagawin ko. Dahil ngayon, hindi ko na po alam eh. Hindi ko po alam. Gusto ko po sabihin kay Hart na okay lang ang lahat. Kasi yun lang po ang magagawa ko para sa kanya. Pero, ang totoo po, sa loob ko, napupuno po ako ng takot eh. Na baka may mangyari po sa anak ko. Hindi ko po alam paano siya puprotektahan, Doktora. Hindi ko po alam paano siya papagalingin. Hindi na lang. Makakasama ka na namin ulit, anak. Magiging masayang-masaya na yung buong pamilya. Lalo si tatay. Dahil ikaw, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Dahil ikaw, anak. Ikaw ang nagpaintindi kay tatay na hindi pa huli ang lahat para mabuhay ulit. Kaya anak, magpagaling ka lang dyan, ha? Huwag mo ka na masyadong iniisip dito. Dahil si tatay, hindi naman naalis eh. Nandito lang ako lagi sa tabi mo, anak.